Hi guys, my name is June and welcome pong muli sa ating channel. Sa video ng ito, ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng dark spot gamit ang Adobe Photoshop. Sa case ko, ang ginagamit ko ay ang Adobe Photoshop 2021. Pero kung ano yung available sa computer nyo, pwede nyo rin gamitin yun. Basta sundin nyo lang yung simpleng procedure na ginawa natin. Pinasimple na natin para madali nyo pong masundan. Kung mahilig kayo sa mag-content na ganito, huwag pong kalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin ang notification bell bilang suporta sa ating channel. Tara, simulan na natin. Ayan. I-open lab mo natin yung Adobe Photoshop natin. Okay. So na-open na po yung ating Adobe Photoshop. Ngayon, mag-import tayo ng image. So may mga video na po tayo diyan regarding sa pag-open ng mga file gamit ang Adobe Photoshop. So kung ngayon pupunta tayo sa filter, open. Ngayon yung image na gagawin ko, gagamitin natin ay nasa download. Yan, ito po 'yun. Ito po yung image. Yung tatanggalan natin ng dark spots. I would like to thank Raj Rana for providing us this picture. Siya po yung photographer nitong picture na to. Sa na-download po natin to sa Unsplash. Thank you very much. Shout out po sa kanya. Yan, open lang po. Okay. Ngayon, pag na-open na po natin, pupunta tayo dun sa layer. Yan. Napaka-importante po nito. May mga video na rin po tayo, mga previous video regarding sa pag-manage ng layer, ito pong layer section, napakahalaga po niyan. Kung gusto niyo po ng additional information, pwede niyo pong panoorin yung ibang nating video na paliwanag na po natin yan. So ito kasi, quick tutorial lang po ito regarding po sa pagtanggal ng mga dark spots. Intended po ito, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig mag-selfie na gustong perfect yung kanilang mga kuha, mga images. Magagawa nyo po yun professionally gamit ang Adobe Photoshop 2021. Ngayon, okay, balik na tayo dun sa procedure. Okay. Ito po yung ating unang gagawin para po sa pagtanggal ng dark spots. Dati-dati kasi mano-manong ginagawa yan. Ngayon, ang gagawin natin, yung mabilisan lang. Actually, meron na tayong video rin kung paano magtanggal ng mga pimples, ano, mga dark spots na rin, mga unwanted dark spots, meron tayo niyan, pero sa medyo lumang version ng Photoshop yun. So ito, 2021 yung gamit natin, pero pwede rin yung gawin yun dun. Ang ginamit ko dun CS6. So ito, 2021. May mga additional filter to, pero hindi natin gagamitan ng filter. Okay, lumako na tayo dun sa first step. Ang gagawin lang po natin, i-duplicate lang po ito. Yung subject natin, duplicate. Yan. Right click, then duplicate layer. Ayan. Press lang po yung OK. Ayan, kung mapapansin nyo, naging dalawa na po siya. Okay, kapag na-duplicate nyo po yan, ang susunod nyo pong gagawin ay pupunta kayo sa image. Image. Tapos, adjustments. Punta po kayo sa invert. Ayan. Kapag napunta po kayo, pag na-invert nyo na po siya, yung pang-apat nyo pong gagawin, pang-tatlo pa lang gagawin, punta po kayo sa blending mode. Ito po yun, yung blending mode. Yung may nalagay na normal na yan. Yan po yung blending mode. So, yung normal na yan, gagawin natin vivid light. Okay. Vivid light. Ayan po. Medyo akala nyo nawala pero nandiyan pa rin po yan. Naiba lang po yung effects. Ngayon, pag na-change nyo na po nung, kapag nabago nyo na po sa blending mode, na-change nyo na sa vivid light, pumunta naman tayo ngayon sa filter. Filter. Tapos others. High pass. Ayan. Ngayon, dadagdagan lang natin yung radius.
Yan, kung mapapansin nyo, nagbabago yung ano, bublur lang natin yung image natin. Ayan. So, yung pag-adjust kasi ng radius, pagdagdag nyan, nagdidepende yan kung gaano kalaki yung image ninyo. So, hindi siya magiging pare-parehas. Kung maliit yung image nyo, so, mas mababa yung radius, mabublur na yung image nyo. Ayun, sa case ko, 20 na yung nilagay ko kasi yun yung parang effective dun sa effects na gagawin natin. Okay, kapag na-adjust nyo na po yan ng mabuti, satisfied na kayo, press nyo lang po yung okay. Ayan. Ayun, mag-add tayo ng ano. Dun pa rin kayo naka-click, yan kayo naka-highlight pa rin kayo. Punta tayo sa dito sa add layer mask. Yan, mag-add tayo ng layer mask. Press nyo lang po yan. Ayun, naka-add na po. Nakapag-add na po tayo. Yeah, so after nyan, pag na-add nyo na yung layer mask, punta kayo sa select all. Kaya nakita nyo, nag-highlights po siya. Atras natin ng konti. Ayan. Select all. Pagkatapos mo ma-select all, this time punta naman kayo sa edit. Ayan. Edit. Fill. Edit, fill. Tapos yung content, gawin yung foreground. Yan, foreground. Naparintan ko na po. Foreground. Foreground color. Ayan. Kapag napalitan nyo na po, press nyo lang po yung okay. Ayan. Pag nagawa nyo na po yun, punta po kayo sa select, then deselect. Ayan, itong square na to, papalitan po natin ng maging puti. Yan, gagawin nyo pong puti yun. Select nyo lang po yung okay. Ayan. Ayan, gagamitin natin yung brush tool. Brush tool. So, make sure na, ano, yung opacity niya 100, close 100. Tapos, titingnan natin yung, ano, yung hardness, lagay nyo lang po sa 0. Ito po naman eh, pwede nyo pong i-adjust yan. Depende kung ano, gaano kalaki nyo gusto. Ayan. Mas malaki, mas mabilis. Ayan. So, i-close up po natin para mas kita po natin yung ano, effect nung gagawin natin. I-paint nyo lang po ng ganun, dahan-dahan lang. Ayan. Ganun lang po yun. Make sure lang na ano, ma-retouch nyo po ng ayos yung ano, yung image nyo para maganda po yung labas. Pati po yung balikat niya, ayusin na natin. Yan. Actually, lahat po ng unwanted dark spots, pwede nyo po siyang alisin. Yan. Para flawless na flawless po siya. Kung meron kayong customer, mga masiselan, yan. Pwede nyo po yung gamitin. Antay na po natin yung before.
and after. Ayan po. Kung nagustuhan nyo po yung video natin ngayon, ay huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video yung ina-upload natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Lagi nyo pong tatandaan, ang talento pagyamanin at huwag itong sayangin.